Australia, hindi Canada, hindi Amerika. Mas mahirap pa sa Pilipinas. No? Pag kayo po dumating sa Africa, lalo sa isa, Uganda po ako lumapag, ang Uganda ang may pinakang mataas na AIDS score sa buong Africa. Sa sobrang hirap. No? At ito pa, ang mga tao na nakaharap ko doon, kumakain once a day lang. Ang papayat. Yung isa nga po, so sobrang payat, kinakabahan akong lumabas siya kasi baka maihipan ng haki, mabuwang. Yung isa naman, may hawak-hawak ko sa balikat. Sabi ko, David, why are you so thin? Siya pala'y kumakain once a day lang. Alas 11 na umaga, bukas ulit ang kain. Ganun kahirap. So, nakaharap ko sila, sabi ko, kikita kaya itong mga to sa negosyo namin? Mukhang walang mga pera. Pero alam ninyo, magugulat kayo. They were so empowering, in-empower na buong bansang Uganda. Binuksan namin ng 2015 ang Uganda, tapos 2016 ang Nairobi, Kenya, 2017 ang Dar es Salaam, Tanzania, pagkatapos ang Rwanda, Kigali, Lusaka, Zambia, and then down south, Johannesburg, South Africa. Ayan po. Ito po'y isang team lang ito. Sa visionaries, no? Ito po'y special intensive leaders training na nangyayari 4 times a year. May bayad po ito. Friday morning, Saturday whole day, Sunday half day. Pagtapos po niya, napakagandang training ito. Intensive po ito. Bawal dyan ang buntis, may sakit. Bawal dyan ang hindi handang mapagod. Kasi may takbuhan ito, may brainstorming ito, may brainwashing dito, pinalulundag, sasaluhin ng team. Ah, sarap talaga. Gapangan, gumagapang sa pote, takbuhan. Sabi ko, ba't kailangan yan? Sabi ng upline, I need to know if they are physically able. Pakipatay po ang mga phone ninyo, okay na mo ba? Kasi nadidistract po ako. Okay ba? Pag may nakinig pa ako, tapos na tayo ha. Alis na ako. Ha? Sino gusto niyo mama, taas ang kamay? Sino gusto maging number one sa Indo, taas ang kamay? Yan. Maikli lang po ang training ko, maniwala rin sa akin. I don't want to waste your time. Please don't waste my time too. Okay po ba yan? Yes. I want cell phones off. Okay? Pag si Doc Butch ko nandito, nagmumura pa yun. Hindi ako nagmumura. Si Doc Butch Villena, eh, doktor. Ha? Mahalaga ang time niya. Pag nakarandong siya ng mukhang binabasto sa mga tao, maalis po yun. Maalis. Ha? Kaya pag inaanto kayo, please get up. Sa labas po kayo matulog. Huwag sa training namin. Kasi po, seryoso training ito. Ito po'y sa labas, binabayaran ito ng mahal. Dito, libre. Ganyan kayo kamahal ng appliance ninyo. Ito ay support ka. Mga
Baka hindi nyo lang nakikita. Pero, tao. May mga tao po dyan. No? Ito yung ginagawa namin 4 times a year. 100 plus. Hindi po mababa ng 100 delegates. So, pagkatapos gawin niya ng Friday, Saturday, Sunday, Monday morning ang opisina namin, pila hanggang hanggangan. Ito, ma'am. Bakit? Alam na nila gagawin eh. No? Baril na baril agad. Baka na agad. Walang hype. Walang panahon makipag-hype ang mga Africans. Tanungin niyo ko bakit? Bakit? Yung ginagawa niyo, sayaw. Hindi nila kaya yun. Nahihipakain sila sa gutom. Ang sa kanila, give us what information I need. Bigay mo sa akin. Pakita mo sa akin. Paano? Paano ako kikita? Pagtapos siya nalawas. Pagbalik, may network na. May recruit na. Ganun pa lang. Sinigal na po, 5 taon na ako doon, twice a day ang aking business presentation. 11 a.m. tsaka 2 p.m. So sa 11 ko, may mga bisita lang. No? Barat na ako. Hindi ba ako tapos? Sa matches, bonus pa lang ako. Pa Unilever pa lang ako. Yung isang naririto na naka-Amerikana, nakita ko nung bibilang na ng pera. Binigay sa katabi na bata. Eh yung bata, kaka-join lang the night before. Kung Martes, kung Lunes ng gabi, nag-join yung bata. 20 years old. First recruit niya, chuhi niya. Sabi agad, the universe, takbo mo ako, the universe. Narinig ko, tumak mo, bumili agad. No, bumili. Tapos, bumalik, tuwa-tuwa yung bata. Ha? Naka-the universe at chuhi niya. Hindi ba ako tapos ng Unipaid plan, yung mama, nasa telepono na. Nagsasalita na sa phone niya. Nasa lingwahe niya, Luganda. Sabi, oh, Solomon, look at that, that's it, come on, that, mabali si Ron, right? 2 p.m., bring money. Susan, ha, look at that, Susan, oh, that, 2 p.m., ha, get money, come, bring money. Sunod. Pagka 12 o'clock, tapos na ako, in-encode namin, picture, tuwan-tuwa, sabi niya, coach, I just eat, I come back. Okay. Pagbalik ng 2 p.m., nakaupo ulit siya dyan, 5 dito, 5 dyan, guess niya lahat. In-encode, 1, 2. 2 hours later, may 10 recruit. Sa Pilipinas, hindi ko naririnig yun. Dito, nag-join January 1. January 31 na wala pang recruit eh. Yeah. Lunes, nag-join eh. Kabilang Lunes, nakita kayo, ano nangyari? Chan. Isang linggo, walang nangyari. Doon po, oras ang binibilang. Tanungin niyo ako bakit? Mas mahirap ang bansa, mas gagana ang networking. Bansa, mayaman, like Switzerland. May nakita po ba kayong in-global top leader ng Switzerland? Wala. Singapore, mayroon ba kayo kilala? Wala. Ang nalaki na sweldo ng OFW doon eh. France. Bakit hindi tayo makakuha ng French leader? Bakit walang bulusok na mayamang taga Guam na Guamanian? Ang dami nilang pera. Oh, nagising kayo, no? Sa Germany, ba't 16 years na tayo, ba't wala pang German na pawa? Ba't wala? Ang dami nilang pera dun eh. Sa Africa, iba? 1 bilyong Aprikano ang gagaling mag-recruit. Sabi sa inyo eh, meron time this year, in-overtaken ng Nigeria. Nigeria alone, ha? In-overtaken niya ang sales ng Pilipinas. Bakit? Ang Pilipinas, 110 million people lamang. Ang Nigeria, 220 million. Dalawang Pilipinas. Pero 2012 lang tayo nagsimula sa Nigeria, bakit tayo nandun pa hanggang ngayon? Bumubulusok. Bakit po? Iba ang gigil ng African sa Pinoy. Bilangin nyo, ilang Pilipino na sa SM ngayon nagpapalamig o dito sa Galleria. Iikot ng ikot. Nabibindo shopping. Walang pinagkakakitaan. Namamasyal lang. Sa Africa, hindi pwede yun. Kaya naglalakad yung Afrikano sa kalye, kailangan niya may maiuwi yung pagkain pa uwi sa bahay niya. Kaya numarunding niya yung global, sabog agad. Bakit? Tingnan niyo po. Ano ba gusto mo sa negosyo natin? Diretso na tayo, di ba? Para gusto ko kumita lang na nandito nakaupo eh. Yes. Ha? So, pinapalata ko ito sa global, tuwing awarding, dati kilala ko lahat ng dumang top 20, ngayon hindi ko na kilala. Sa dami ng nagiging successful. Pero mga makilang-ilan pa hanggang ngayon, natutuwa ako dahil nakita ko nagsimula. Ngayon na, ang maganda ng buhay nila. Ano bang kailangan mo sa negosyo natin ngayon? Siyempre, big income. Pag ayaw mo ng malaki income, forget it. Ha?
nung magsimula akong mag-inglobal, ang mental wallet ko, ang laman ko lang, ito, kailangan ko lang ng 20 mil buwan-buwan. Ang laman lang, pag 20 mil, happy na ako. Ha? 20 mil. 20 years ago. Okay? Aba, nung kumita na ako ng 120,000, kulang ba? Kasi lumalaki yung mental wallet mo. Naniniwala ba kayo, kaya mo kitain ng 100,000? Yes! Linggo-linggo. Yes! Dapat i-extend mo. Kasi pag inisip mo, ang tatay ko, 20 mil lang ang sweldo eh. Yung lolo ko, mas 10,000 lang eh. Ako, paano akong kikita na mas malaki dyan? Mali ka ng kalkulasyon. Dahil nagpapatraining niya ngayon, nakikinig ka sa industriya nito, ang ituturo namin sa iyo, paano ka magkakaroon ng malaking income. Alright? Sino gusto ng malaking income? Tasa naman ulit. Yan. Very good. Number two, big network. Galing niya sa malaking network. Pag wala ka maipakita sa aking network, eh, nagulokohan tayo. Hindi yan in global. Hindi yan in power dun sa Milicent. Hindi yan Orbis Victus. Dito kasi, kailangan network. Maraming tao. Pag wala kang tao, hindi ko alam ang ginagawa mo. Ah, dapat may binibenta ang produkto. Pag legitimate yung produkto na binibenta, package, wholesale lang ang package natin eh. Pag binibenta mo yung maraming package, wholesale, ang laki ng income mo. At yung nare-recruit mo, nag-wholesale din. Kikita ka, ha? Network ang tawag doon. Then, team of leaders. Ang maganda sa team of leaders, dati ang kaliwa mo si Juan, sa kanan si Maria. Tama? Habang ginagawa mo yung negosyo ng tama, yung si Juan nagiging Dabao. Bumabangga kay Mariana Cebu. So, dito ka sa Pasig, ang left and right mo, syudad na nagbabanggaan. Sa ibang networking, masaya na sila doon. Sa in-global, mas masaya. Bakit? Bansa! Ang kaliwa mo, Pilipinas, ang kanan mo, Hong Kong. Sa ilalim naman ng sa Pilipinas, Africa, Uganda, pambangga, Kenya. Yung isa, Nigeria, pambangga, Cameroon. Hindi kaya ng ibang MLM company yan. Tayo na. O susunod, ano pa? Region na. Kontinente na. Ang kanan mo, Southeast Asia. Ang pambangga, African continent. Yay! Kaya, magkayari lang yan pag meron kang team of leaders at systems in place. Pag may sistema na, ang tinatawag dyan yung turnkey system. Para bang pagbiligay yung susi ng kotse ko sa'yo at marunong ka mag-drive, may sistema ka. Alam mo how to make the car move? Saksak, start, andar. Bakit? May sistema na eh. Yan. Ganun din sa negosyo natin. Pag may sistema na, magugulat ka. Napakadali pala. Ang hirap sa simula, pag walang sistema. Pero pag may sistema na, bumibilis at gumaganda ang takbo ng iyong negosyo. Para. Saan ang mangyayari yung duplicability? Sabi mo nga, duplicability. Ito yung ability mo na maka-duplicate ng tao. Kasi pag ikaw na nag-present, ikaw na ikaw nag-recruit, pambagal mo. Pero pag ikaw natutulog ngayon, tulad na may nakikita ko natutulog ngayon, yung downline sa left and right mo, nagre-recruit sa labas. Kasi naka-duplicate ka. Pwede kang matulog sa seminar. Pero mainit ano, Mark? Para mainit. No? Napakahalaga na itong duplicability, ma-master natin. The faster you do this, ma-duplicate mo sarili mo na mabilis, magugulat ka. Nagpapahinga ka, may tumatakbo sa left and right mo at kumikita ka. Tingnan niyo po. May dala-dala po akong bata. Hindi humanika yan. Bata yan. Ang popular na mga bata doon. Ha? Pag lunch break ko, buwaba ako sa restaurant, kakwentuhan ko lahat. Guardia, bicycle driver, police. Kwentuhan kami. Mga tindera, pati mga may baby. Sabi ko, can I carry your baby? Bibigay nga. Kasi yung tingin sa inyo ng mga Africans, white. Para tayo po sa Pilipinas, parang British. Ha? So, tawag sa'yo, musungu. Ha? You're white. Kaya lang ako nang mag-akama ng Chinese. Paglabas ko doon sabi siya, ni hao. Sabi ko, no, ni hao. I'm not Chinese, I'm Filipino. Sabi ko, Filipino, Manny Pacquiao. Ang kilala si Manny Pacquiao. Racing leaders. Yan ang business natin sa negosyo ito, ha? Sabihin nyo nga, racing leaders. Racing leaders. Sige mo yung katabi mo, yung mo, sabihin mo, racing leaders. Racing leaders. Magre-race tayo ng leaders. Hindi ikaw nang ikaw ang magkatrabaho dito. Magre-race tayo ng leaders. Kailangan mas magaling sa'yo, mas mainan. Alam mo ba, sa negosyo natin ito, napaka
posible na makarecruit ka ng isang Joseph Rim sa kaliwa mo. Sino gusto ng isang Joseph Rim sa kaliwa? Sino naman gusto ng isang Mike McCrohan sa kanan? Isipin mo kaliwa at kanan mo, parehong mahalimaw. Ayan. Raising leaders is very much the same with raising children. Apat anak ko, kaya yung apat na anak ko, iba-iba ng personalidad. Ha? May masipag, may tamad. Ha? May mahilig sa academics, mayroong ayaw ng academic. Ha? May ganun. Meron yung panganay ko, ang talino. Ha? Akadim. Ha? Kaya nga, sa bangko sila kapag-trabaho eh. Ngayon, nagnanay, nagpahinga na. Yung bunso ko naman, athletic. From basketball, nag-shift sa running. Marathon ang gusto. Hanggang ngayon, 23 na, hindi pa tapos ang college. So, hindi ko pinipili. Kasi baka ang utak niya, hindi ang academic. Baka sport. Sabi ko, go for a job. Walang problema. O, huling marathon niya sa Vermosa, sa Imus, Cavite. Sa 500 tumakbo. Gold medalist. Top one. Ang dinamo, Philippine team. Patapa athletes. Nag-SEA Games medal. Tinalo niya. Hindi sa Philippine team. Sabi ko, galing niya na. Sa pati-network, ganun. Magkakaroon ka ng mga down na sa magugulat ka. Ang galing nito. Yan, sino gusto na makakuha ng mga maraming magagaling? Huwag ka dapat nai-insecure pag naka-recruit mo, mas pagaling sa'yo. Matuwa ka! Ha? Sino gusto na makarecruit ang isang attorney Drew Magduro? Sarap, no? Posible yun. Kasi down the line, hindi mo na alam sino sasali. Huwag ka lang titigil. Okay? To, yun po. Ha? Tatlong anak ko sa Uganda. Ilias, Duncan, Nicholas. Ito ang upline. Kaliwa si Duncan, kanan si Nicholas. Ito si Ilias Mohusin, nung makilala ko, hindi pa sa silver executive. Kasasali pa lang. So, tinuturo ko, basic, yung mga materials dito. Hindi mo, asap, di ba? Yung mga regular. Paano technical, paano pay, paano mag-recruit. Basic lang. Ah, nakukusunahan. Take notes. Ang dami kong pictures hanggang ngayon. Tingnan niyo po, sipag at sagalang nilang dalawa. Tingnan niyo po, Ilias Mohusi. Oh, Duncan. Oh, tingnan mo. Ano si Nicholas? Nicholas! Oh, mga itsura! Oh, ito si Magjo. Upline ni Ilias. Upline ni Ilias. Nagpa-plus out ito araw-araw bago man ng harian. Oh, ito si Hadjara. Nung makilala ko po ito, akala ko ipatay na, may nakalimutan na, bumangon, bumalik. Nakapayan na. Eh, no, milyonarya na yan. Nakamix-kamix-kamix po yan. Puro mahihirap po yan, tinan nyo. Mga tao po yan, nandun ako sa gitna. Ito, seriously, nasa Panginoon na nakauwi na ito. Namatay just 2 months ago. Ito, last month. Ha? Mga kaibigan ko yan, nakasama ko sila, ilan dyan, wala na sa atin, pero most of them are living the life sa Uganda. Pinakamahirap na bansa, pero pinakamayayamang tao sa bayan niya. Ayan ang pindi Ilias. Oh. Si Ilias Mohusi po ay kauna-unahang Ruby Global Ambassador ng buong Africa. Isipin niyo, ang AIM Global pumasok through Nigeria. So 2012, 13, 14, 15 sa sumali. May 4 na taong leeway na una ang Nigerian sa kanya. Bakit na-overtake ka niya? Ganyan ang ganda negosyo natin. Hindi ka nahuli. Ganyan mo lang, sipagan mo. Tinan mo, ito po'y tinawag. Hall of Famer na to ng Uganda eh. Hindi na siya top 1, 2, 3. Hall of Famer na. Tinan mo, pag yan tinawag, top 1, Ilias Mohusi. Bago po dumating dito yan, 30 minutes. So sabi ko, George, ka, ano, Sir Francis, Sir John, Doc, kape muna tayo. Bakit? Mamaya pa yan. Top 1, kasi binubuhat. Nagsisigaw ko siya, nakahiga, inahang sa ere. Tapos may African dance. So from there to the stage, mga 30 minutes bago makarangin. Maglilipid kape muna kami sa backstage. At pagdating sabi ko, ibang klase. Kaya nung ginawa sa Pilipinas, so gulat ang buong Philippine arena. Bakit po? Tinatawag niya yung mga directs niya. Ito po yung nabawasan eh. Pero nung nasa Uganda ako 2019, tinawag niya. Sa top 20, 18 downlines niya. Meron sa
sa dating 14 na legs, tumatakbo sabay-sabay. Direction. Kaya ang bilis niya, nagka-Ruby Global Ambassador. Sumunod si Duncan, ato kwasa eh, direct niya. Si Duncan, eto. Oh, Ruby Global Ambassador din. Si Nicolas Turrientemba, I believe this year, will be Ruby Global Ambassador. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ang taas ng reorder nun. Ang dami, ang grupo po niya, yung unang 7, may 15 accounts siya. Yung unang 7 accounts si Elias Mubuzi, ang walong legs sa ilalim po nun, iba't ibang bansa. Uganda, bangka sa Kenya, Tanzania, Rwanda, Mozambique, Congo, Zambia, Benin Republic. Banggaan po yun. So yung 7 accounts ni Elias, nagpa-plus out bago mag 12 noon, araw-araw. Pero marami po yan. Pumapalo ng 6 to 7 million pesos per month income. Nung kinasal po ito, noong 2019, talk of the town, nasa dyaryo ng Uganda. Kasi rags to riches story. Ha? Ang auto po ito, unang auto, Land Cruiser. Pangalawa, Prado. Pangatlo, Mercedes-Benz. Kabibili lang, mamaya papakita mo, naka BMW X6 po ito. Imagine, napakahirap yan kung may bahay niya. No? Si Rachel. Nakakatuwa kasi lahat ng yan. No? Ito, Kenyan. No? Si Stanley. No? Ito po, first time ng MLM. No? Yan, lahat po yan, ang story ang magugulat kayo. Lulumain ang story mo bilang Pilipino. Pag sinabi mo, mahirap ka, eh, ang tawag mo kay Hanjara. Dugyot. Mas mahiubod ng hirap ko. Nung nagsisimula ako dyan, pag sinabi ko, who wants to join me for lunch? Patingin ko, dalawang po kasunod ko eh. Hindi tumatanggit, nakagutom. Kaya nung una kami mag-party sa mga top earners, nahiya ako eh, kasi naubos yung buffet table. Unang punta pala, pag naman ubos, nagre-reklamo yung hotel sa akin, lalakso mo kumain ng dalawa. Sabi mo, kala ko, eat all you can do. Maganda pa kayo. Nagluto ulit. Kasi kung kumain, ano na ako? Sabi, bakit gutom eh? Pero nung kumikita na, ah, bago ko umuwi dito 2019, sinundo ko nila sa bahay ko ng Mercedes-Benz. Sabi niya, Papa, let me treat you. Because you treated me for a long time. Dinala ko sa Sheraton Hotel. Pansan Hotel. Sa Mercedes-Benz niya. Pagkatata, pabalay. Tapos eat all you can kami. Sabi niya, Papa, eat all you can, drink all you can. Pagbayad, oh, swipe card lang. Ha? Dinala ko yung dito noong 2018. Walang event sa Maynila. Pumunta rito, si Duncan tsaka siya, para mag-shopping. Dinala ko sa Greenbelt. Greenbelt 5, nag-shopping. Dalawang credit cards, minax out isang gabi. Ang nagastos mga 300,000 pesos. Pero malapit ko rito. Ha? Oh, tignan nyo, yun yung sasakyan niya. Meron na po siyang pinagawang building. Ha? 20-door apartment, fully furnished, 4-story high, ang nangungupahan, mga white people. Sa central of Kampala. Kilalang kilala siya doon. Bakit? Mahirap na bata yan eh, umaman. Dahil sa Alliance Emotion Global. Simple networking. Walang daya. Walang daya. Tao-tao. Recruit araw-araw. Products araw-araw. Kaya nakataas ang doon itong mamang ito. Alam niyang pinagtrabahuhan niya. 7 years of hard work, system, duplication. Kaya lang, ang Africans nga po, babalikan ko, mas gigil kaysa sa Asians. Mas gigil sila. Mas kailangan nila may patunayan. Kailangan nilang umahon. Si Barnabas Pagwana, dating tapwa namin, unang nakasakay ng aeroplano, tawan-tawa ko. First time niya nakasakay ng aeroplano sa buong buhay niya, eh 35 na siya. Pagsakay mo sa aeroplano, the whole time nakaganya. Sabi ko, painamin natin ng Benadryl. Kawawa na. Pinatira ko Benadryl. Magbangag eh, itong basa eh. Natulog ka ganyan eh. Peace na. Pagka tinabi ng Dubai, ganyan mo siya. We're in Dubai. Kala mo sa langit siya nakapunta eh. Kasi ang linis. Yan, dumi yung pinagalingan namin. Ang linis. Tuwag-tuwa siya talaga. Pagdating ng Maynila, tuwag-tuwa sila. Tanungin niyo ako bakit. Dinala ko sa palengke, sa supermarket. Nakita na itlog puti. Sabi niya, pati itlog ang puputi. Kasi ang itlog sa Africa, brown. Walang white. So sabi ko, meron pang ano, itlog na maalat. May ano yun? Pinakain ko itlog na maalat, baliw na baliw sila. Sabi niya, pati wala sa Africa nito. Hindi ganun talaga eh. Ito, napakagalang yung tao. Imagine niyo,
yung ating negosyo, binabago na ang buhay ng ibang lahi. Yes. Kung nangyari sa kanya, mangyayari ba sa iyo? Yes. No? Tandaan niyo po, yung 110 million Filipinos, huwag po muna sa Africa, Pilipino lang tayo. Hindi pa natin natatak ang 20% ng ating populasyon. 16 years na tayo nito, wala pa tayong 10 million active distributors. Wala ba ha? So may 100 million pang naghihintay. Sabi mo sa katabi mo, ang dami pa pa. Ang dami pa. Si John Aspirin, si John, isa sa may-ari. No? Si John Aspirin, parang anak ko yan. Siya nagdala sa akin dito, pastor niya ako eh. Nakilala ko siya 16 years old. Alas ang pera. Alam pera, nag-aaral sa Perpetual Health sa Las Piñas. No? Pag Sunday na sa church ko, Tuesday, Bible study. Saturday, discipleship program namin. Sunday, maghapon sa church yan. Nagtatala ako pag Lunes, nasa harap ka ng bahay ko palagi. Bago man ang halihan. Sabi ko, Raymond, ano ginagawa mo dyan? Wala pa akong pasok eh, magpipray lang ako dito. Baka akong ganit. Sabi ko, mananangalihan na kami, sumama ka na. Nakakaya naman, pastor. Hindi, hindi ka lang. Kain siya. Ayos. Ako na maghugas ang pinggan. Sige, hugas ang pinggan. Diyan, aspirin. Ako na po magawa ng nanong. Hindi ni John. Kaya ninong siya, magkinasal eh. Hakatuwa. O may alis na siya, pasok na. Alas 5:30, nandun na naman sa garden namin. Ay, come on, gagawa mo dyan. Tapos na po klase ko. May Bible study kami alas 7. Antayin ko na siya dito po. Yung grupo ko. Good. Kakain na kami. Sama ka. Di ko nakakaya naman. Kumain na lang niya. Kakain na naman siya. Ako na po magumagos ng pinggan. Sige, ayan. Ako na papatulog yan dyan. Sige po. Sige, sige. Ang bait na bata. Aba, kinabukasan, nandito na naman! Sabi, nakakarata na ako, inisahan na ako nito. Kaya nung nag-graduate siya, nag-networking, after 2 years, binalikan ako, naka-kotse! Naka-Honda SIR! Hindi ko makalimutan yun, ang ganda! Sabi niya, Pastor, mayaman ako! Tapos palipat-lipat siya, tatlong networking, yung pang-apat, kumita siya, na, this was 17 years ago, kumita siya ng 1 million pesos a month. Wow. 12 months niyang kinita yun. Kaming may check-in yan pumunta sa bahayan. Pastor, pag-pray mo naman. 1 million? Saan ko totoo ba ito? Paano mo kinita ito? Kami niya, network po, network. The same year, nakilala niya si Doc Ed Francis Miguel at sinimulan nila Alliance Emotion Group. Ayun na, kumpanya na ayaw niyang nagsasara. Kaya si John Aspirin ngayon is a billionaire. Lahat ng building niya ako nagdededicate. Buildings na hindi bahay. Buildings ang property niya. Grabe! Yung dating mahirap na bata, in the span of 27, 28 years, he's a billionaire now. Kung nangyari sa kanya, pwede mangyayari sa'yo. Yeah. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa akin yan. Yeah. Sa kabila naman, sabi mo, antay-antay ka lang, mangyayari sa akin yan. Tayo muna tayo lahat, tayo muna, tayo! Ayan! Oh, high five mo, sabihin sa katabi mo! Sunod-sunod na high five, mangyayari sa niyan! Sabihin mo, yayaman ka na dito! Ayan, alright! Oh, thank you, may visit yan. Tungo na kayo? Ay, naku! Yung baliwan na yan, ayaw na ang mga Africans. Kasi sa kanila, precious yung oras. Kasi gusto nila matapos na agad, kasi rekruta na. Gusto nila malaman, ano matuturo mo? Yan. Ay, kayo mo! Paano itindihan mo? Pagkatapos, rekruta na! Ako lalabas ako ng plaza, bakit yung building. Lalabas lang ako, after office ko, sasabihin ko lang, ang dami tao na, lakad-lakad. Sisigaw lang ako. I have good business. Who wants to listen to my good business? Let's make money. Puntahan! Where, come? Mayroon, may baiting na sa harapan ko. Nandali ko. Para ka namimingwit ng tilapia sa panda, ang dami-dami, wala nang bingwit. Ha! Ginagano mo na lang! Huli ng huli! Ganun sa Africa. Magklase, no? Yan. So, pag ito nag-inilis mo music, pwede mangyari sa iyan. Kaya, meron ba dapat mga principles na pinanghahawakan paano maging empowering leader? Sabihin mo, empowering leader. Empowering leader! Hindi ka lang pwedeng leader, dapat empowering ka. Dapat meron kang pinapasa. Parang anting-anting. Dapat na ipapasa mo yan sa baba. Hindi pwedeng nag-join lang. Dapat makita niya, ano ang nakita mo?
para yung gagawin mo, gagawin din niya. Are you ready? Yes! Number one, your vision must be clear. Kasi ang aking ina-assume, leader ka na. So meron ka na isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kung sino sila, I don't care. Ang kailangan ko lang makita sa iyo, alam ng dalawang ito kung saan ka papunta. Kaya ang sabi sa Bible, without vision, people will perish. Kaya pala hindi dumadami yung tao sa ilalim ng isang leader kasi walang pupuntahan klaro. Dapat daw araw-araw, pag nakikita mo itong dalawang to, inuulit-ulit mo. Alam mo, kikita ako ng 100,000 a month sa negosyo natin. Sabi niya, eh wala pa naman na. Iyan ang vision ko. Pero isa naman, alam mo, 100,000 ang goal ko. Araw-araw, bakit? Para alam nila, ano kailangan gawin to reach that amount. Pag nakalimutan mo ang vision na ma-express ng klaro, kaya sinusulat ang vision. Kaya may vision board. Kaya may vision statement. Ako sa telepono ko, nakasulat ang vision ko for my life. I am 57 years old. Ano ang gusto kong makuha bago ko mag-60? Gusto niyo malaman? Yes! Gusto kong mag-farm life. Ayoko sa syudad. Dito na ako tumanda eh. Isa kakaikot ko sa buong Pilipinas, ang dahil ko namin ang magagandang lugar sa probinsya. So nakabili na ako, meron na akong property sa Orsaw. Balik lang naman, ano lang, 12 hectares lang. Sa rolling hills. So merong streams na kakaikot. Yan. So yung iba to, pamibigay ko sa mga kamag-anak ko, sa akin yung 1 hectare to, pinapakudan ko yung may bako. No? May design na, pero hindi pa naman nangyari. Pero sa isip ko, gawang-gawa na. Kaya ko ikwento sa inyo, in fact, makakasabay kayo. Bakit? Kasi yung 1 hectare nakabakod, puro nyok ang paligid. Sobrang layo yung gate ng 1 hectare. Pag may dumating, anong pangalan mo? Aslan? Pag may dumating, doorbell, hindi ko makita. Kailangan ko ng binocular. Wow! Apa si Aslan pala? Ako, Aslan! Diyan ka lang, ipasusundo kita. Iwan mo kotse mo dyan, Aslan, kasi walang pasokan ng auto. Yung mga Hilux mo dyan, dyan lang, Oh, boy! Sunduin mo si leader Aslan, direct mo yan eh. Sige, ang susundo sa'yo, kailangan niyo pa, ang susundo sa'yo, karwahe. Stainless steel na karwahe. Dalawang kabayo, so lahat, mola. At nagmamaneho, ang laki ng muscle, maskulado, walang t-shirt, nakatapis ng labuti. Parang tugtog Gangnam Style. Lupa Gangnam Style! Susundin ka sa gate, Aslan. At pagpasok mo, alam yung kubo ko? Yung kubo ko, kubong-kubo, hindi pahak sa labas. Pero sa loob, 8 bedrooms. Fully air conditioned. Parang nasa condominium. Pero sa labas kubo, sa ilalim, open. Nandun yung mga manok, mga yun sa ilalim, yan ha? Ha? Sa harapan, puro grass lang. Doon tumatak yung dalawang Doberman ko, ayan. Sa kanan, may bakahan, sa kaliwa, may mga kambingan, may babuyan sa malayo kasi ayaw mabaho. No? May dinosaur dito, ganyan ha? May mga crocodile to. Pero, yung mga alam ko kasi, wala nang kaalam-alam sa prutas at saka gulay ng Pilipino. Sabi ko sa anak ko, anak, kumain ka ng guwapa. What's guwapa? Guwapa, hindi ko alam, bayabas. Hindi alam bayabas. Hindi alam eh. No? Kaya, doon sa farm ko, sa pag-ikot, mga tanim, may pangalan pa. Singkamas. May pangalan pa? Singkamas. Talong. Sigarilyas. Mani. Parang alam nila. Anong katabi ng mani? Sitaw. Bataw. Patani. O, kita mo? Sa bandang harapan, may kundon. Patola, upot, kalabasa. Yun! At saka! Sabi nung isa, anong prutas yung at saka? Para at saka yun ha. At saka, meron pa ano? Labanos, mustasa. Nung sinabi ko labanos, tumingin sa legs yung isa, no? Hindi! Labanos, mustasa. No? Ano masunod? Sibuyas, kamatis, bawang at luya. At sa paligid-ligid ay puno ng anong tinga? Linga. Ha? Napakasarap ng linga. Ayun, sa probinsya maniwala kayo. At pag pumunta po kayo ron, libre kayong lunch sa akin. Mahabang lamesa,
Lahat ng direction nando doon. Free lunch. Ang kanin, may pandang lips pa. Galing sa pang. Ang ulam, fresh tilapia, galing sa pang. Yan. Bisayang manok na tinola. Adobo. Ha? Organic, organic lahat. Yung manok na Bisaya, alam niya? Yes! Pag kinausap mo, ano, nung maralan mo? Ilong-ilong mo, ilong mo yung... Oh, pagtapos niyan, pagtapos at kumain, dessert. Wow! Ha? Ha? Bigyan ng tigitigis ang mangustin to, tigitigis ang kilo. Yeah. At bago umuwi, tigitigis ang sako kayo. Para saan yun? On the way out, daanan niyo yung lansonesan, mangustin, tsaka duha, tsaka yung rambutan. Pati mga langgang, kunin nyo na, ilo nyo na. Ganyan daw ang vision. Tama kinikwento mo, napipicture ng mga tao. Tama mo ba yun? Yes! Pwede mo ipaling yun sa Bohol naman. Gusto ko ng beachfront na bahay. Yung narinating mo yung agos ng tubig. Shhh! Diba? Pakasarap, no? Yung pagising mo, yung simoy ng hangin. Shhh! Iyan! Ganda, no? Vision. Sabi mo sa katabi mo, vision. Vision! Number two, your personal discipline. Ba't kailangan mo ng personal discipline? People see it. Nakikita ng mga tao kung discipline ka o hindi. Isang tingin sa katabi ko ulit, tignan nyo nga. Ayan, tignan nyo nga yung outfit ng katabi nyo. Wow! Balik, tignan nyo po yung mukha ng katabi nyo, mukha. Ayan. Tignan po ninyo, may guhit pa sa noon. O pag may guhit, ibig sabihin, ano yung warrior yan, aalal na, aalal sa buhay yan. Dapat ang guhit na sa gilid, bakit? Smile lang smile. Ayan. O teka, mag-mask muna kayo, mag-mask. Ayan, mag-mask, magagalit si Tok Butch, mag-mask. Ako lang daw ang hindi pwede mag-mask. Ang hirap kasi magsalita pag nakamask. Alam niyo ba yung pag-mask, huwag daw tayo magreklamo. Tanoyin niyo ako bakit? Blessing yan. Diba? Tuwan-tuwa ko yung mga malaking ilong, pangmo, yung malapad ng rabi, yung walang ngipin. Diba? Oh, joke lang ako, joke lang. Personal discipline. Hello? Hi! Are you learning? Yes! Ayoko nang sagot na yes. Gawin natin parang Africa. Parang para sa Africa. Pag tinanong ko sila, are you learning? Ang sagot, oh yeah! Oh yeah! Ha? Subok ha. Are you learning? Oh yeah! Are you enjoying? Oh yeah! Kaya pag sinabi ko, 1,000,000! Oh yeah! Hindi? Hindi, oh yeah! Pag sinabi ko, 1,000,000! Palapak, padyak, ang sigaw nyo? Oh yeah! Hindi! In cash! Ha? Subok ha, sige. Baba, mga gamit, yun ba? Ang hindi pa palakpak, hindi yayaman! Ang dami kayong yumaman! Yes! Hindi pa kasunod ba? Ang dami kayong yumaman! Oh, yes! 1,000,000! Sabi ang lahat naman yun, 1,000,000 in cash! Ganito, 1,000,000 in cash! Yeah, 2,000,000! In cash, in cash! 3,000,000! In cash, in cash, in cash! At 1,000,000 in cash pa yun para sa akin! Sino excited ang mag-ingkas sa 1,000,000? Tingnan mo, milyong-milyong kabarkada natin, kaibigan, kamag-anak, wala sa training na ganito. Nanonood ng soap opera ngayon, umiiyak. Yung Korean telenovela niya, galit na galit siya. Hindi naman siya kumikita. Ay, Panginoon, patawarin niyo po siya. Tayo, may personal discipline. Pag sinabing 1 hour sa training, 1 hour sa training. Pag sinabing mag-recruit ka ng 20, kausapin mo 20 araw-araw, 20, hindi 19, 20. Sobrahan ba? Diba? Ito maganda. May nakausap ako taga Quirino Province, January lang sumali. Leader ng Quirino team, si June Rivera. Sabi sa akin, lumipat siya kasi from ibang networking to us. Sabi niya, alam niyo po, Pastor? Na-addict ako sa pag-network. Kung gundo naman ang pagka-addict nito. Na-addict sa pag-network. Ayaw doon niyang umuwi nang walang mahigit 30 taong nakakausap.
gusto niyo malaman kung ginagawa niyo ng tama ang pag-prospect? Tanungin niyo ako, paano? Dapat paus kayo. Yes. Pag hindi ka paus, ibig sabihin hindi ka nagsasalita. Amen. Kung may ballpen ka, dapat ubos ang tinta. Kasi bilog ka lang bilog. Paliwanag ka lang paliwanag. Punta ka ako McDonald's sa Greenness, nahiya ako eh. Kasi yung lamesa ng McDonald's, puro bilog-bilog. Bilog-puro ako nakakaya kasi eh, global eh. Pero saludo ako. Wala nang pakin siguro. Tira na, sabi men. Nagdamisip naman nangyari. Ang personal discipline mga kasama sa Africa, pag sinabing, gagawin mo yung negosyo mo, yes! 12 hours per day. Sabi mo sa katabi mo, 12 hours daw. Marami sa atin, nakipag-usap lang ng isang oras, ha? Pahinga muna! Pahinga muna! Isang oras pa lang! Pahinga na agad! Sa Africa, hindi. Pag-sisip wala ng alas 7 ng umaga yun, umuwi alas 7 ng gabi. Puro in-global ang pinag-uusapan to. Walang chismisan, walang tungkol sa sarili, walang siya, wala negosyo. Kaya pala ang lalakas nila. Personal discipline. Bawas-bawas nyo naman matulog. Yung iba kasi, sabi nyo, 12 hours na matulog. Aba, baka kunin ka lang ni Lord niya. Bawas-bawasan mo naman para 12 hours sa gusto mong gawin sa passion mo para magka-resulta agad. Pag malalim ang personal discipline natin, ang resulta hindi malayo. Ulitin ko. Sino gusto ng resulta agad-agad? Sa kamay? Yes! Hoy, merong ayaw? Sino gusto magkaroon ng isa sa kaliwa, isa sa kanan this week? Taas ka ba? Yes! Ah, tingnan mo nga, sa Africa, nag-join today. Today, tapos may sampung na imbita, di ba? Same day, 2 hours difference. Sa sampung, anim nag-join, puro neighbors lahat. Wow! Yung apat, umuwi kasi walang pera. Magsasalala daw muna ng biyanan. So talagang sila, talagang gagawa ng paraan. Yung apat hindi sumali, may anim na sumali. Yung mamang yon na nakapasali ng anim, palagay nyo makakatulog yon? Matutulog yun, nakatingin sa kisa, may binibinas, ilan sa kaliwa, ilan sa kanan. Bilog-bilog nakikita nun. 1-8 ang 1-8 nakikita nun. E ang sweldo po sa Africa ng isang security guard, 2-5 per month. 26 days, 2-5 lang ang kikitain niya. Eh dito, isang recruit ng New Year's, 5,000, 2 buwan na sweldo. Tama eh! Eh, baliw na baliw sila. Nung sinabi ko, 50,000 sa 10 marirecruit nyo, sabi niya, anong isang buwan? Kaya ko na isang linggo yan. Ganun kalulupit. Sasali ka ako niya, ayaw mo ay kasi ako! Personal discipline. Sa kaya niya, ganun eh. Sa kaya niya, ano, you will join or akbay-akbay niya, ano, you'll join? Join me or not? Yes, oh, congratulations, pay in. You join me or not? Ayaw, oo. Oh, ay, sa liyon! Nasa Kenya ako, first time ko sa Nairobi. Pagdating ko ng hotel, mayroong umiikot na may trompa yung nagsasalita. Stay indoors, stay indoors. Oh, people, get off the street, stay indoors. Takbuhan na may mga tao. Sabi ko sa guard, bakit kayo pinapapasok? May rally ba? No, no. 5 big lions escaped the zoo. Tumakas! Tumatakbo yung leon! Gusto ko sana maghabulan eh kung pwede. Kaya lang, na-save yung apat, napatay yung isa. Kasi nag-wild na. Nangyayari yun sa Africa. Dito sa pelikula mo na napapanood yun eh. Pupunta ko sa ordinaryong zoo. Nakakita ko ng giraffe. Nagulat ako yung mangga. Gumagalaw. Kung gumagalaw yung mangga. Kaya you're so lucky. The giraffe came out of the forest to greet you. Paglapit yung giraffe, kasi laki ng miral ko eh. Yung poste. Sabi ko, baka robot yan ha? Sabi ko, totoo yan. Eh, laki naman yan. Kasi ang mga nakita kong sa Manila Zoo, parang kasi laki na ng ano eh. Tabang nito. Ano yung liit lang? Mga unano yung mga unano. Tapos yung leon sa Kenya, totoong leon. Kami ni Dogpot, sinihiyam pa kami. Ang lalaking leon talaga. Pag umatungo, lalaki. Eh, sabi ko, yung leon sa Manila, subulag na eh. At yung ating nag-iisang elepante, Cuba pa yata yung elepante nakuha natin sa India. Ang elepante sa Africa, ang lalaki. Nagda-drive kami, biglang, elephant crossing. Sino ba yun? Sa atin, makikita mo lang, FedEx, di ba? Pedestrian crossing. Doon ang laki-laki.
slow down, elephants crossing. Pakinto lang nakita mo, huuu, tuwa kami niya, elepante. Diba ako napunta ron? Discipline, discipline. Number three, everyone say. Nakalasaan? Your pink energy. People are drawn to it. Tignan nyo, nagkikwento lang ako, nakikinig kayo? Kasi energy ko. Subukan nyo ako mag-train ng ganito. Ang training natin ngayon. Kursalo, pagkita ng pera. Siguro maging baby makakatulog ngayon. Kasi wala kang energy sa Tagalog. Wala kang kalatoy-latoy eh. Ang kailangan sa negosyo para maging leader ka, dapat pick yung energy mo. 1 ang mababa, 10 ang mataas. I'm sure narating nyo na ito, bibilisan ko lang. Paano pick ang energy natin? Number 1, good food. Ha? Kain ng tamang pagkain. Huwag puro junk foods. Pangalawa, maraming tubig. Damihan tubig. Pagkulang ka sa tubig, ha? Ang energy level mo bababa. Yung mga constipated, alam niyo constipated? Yes. Oh, yeah. I like that. I like that, ha? Oh, yeah. Kita-kita ko mga yayaman dito, sasagot pala na yun. Oh, yeah. Alam niyo, pag constipated ka, una, damihan mo. Walang tatalo din. Maniwala ka. Siyempre, tindi mo ng papaya. Diba? Huwag ka mag-durcolax. Chemical yun. Eh, tubig talaga. Pag ikay nasa toilet at isang oras ka na, wala pa nangyayari. Yung gumaganyan, ah! Tapos nalilinig mo, Lord, patawad, Lord! Ano hupang kasalanan ko? At ayaw lumapit dito. Kulang ka sa tubig. Are you learning? Oh, yeah! Ay, Panginoon. Are you enjoying? Oh, yeah! Sarap yan na to have fun and learn at the same time, di ba? Ay, ito maganda. Pag ako pinapakilala sa Africa, sasabihin, may music na Africa, no? Our speaker from Manila, Philippines! Let's welcome Jaja Mwangi! Jaja Mwangi, pangalan ko, ibig sabihin, Lolo? So, pagtakbo ko sa sayo, sumulundag ako. Tumisig ako, woo! So sila, hula, oh, so kapit na ka, tamba, sika, tamba ka mo. Kasi sa kanila, ang lolo dapat may sakit na. Ang lolo, matanda. Eh, bakit mukhang bata yan? Ha? Kasi wala akong maintenance. Wala akong sakit sa puso, salamat sa Diyos. Hindi ako na hospital for a very long time. Yung mga produkto natin, nananalaytay sa aking mga dugo. Ang sarap, diba? Sino ko sumama ang buhay, taas sa tamay. Gusto mo ba kung mga buhay mo? Okay. Yung mga gusto na kunin ni Lord, taas ang amay! Sabi ko, sino gusto na kunin ni Lord? Sabi niya, ako po! Tandaan niyo, ang pink energy nakakahawa. People will be drawn to you pag energetic ka. Now, don't get me wrong. Tsaka paano ang personalidad ko? Reserve, introvert. Alam niyo yung introvert, kabalik na ng extrovert? Ako, extrovert ako. Yung introvert misis ko, yung pag nakatabi mo, ikaw dapat una magsalita. Yung tahimik, yung tipong ang middle name niya makahiya. Hindi magsasalita. Di ba? Yung maririnig mo lang, lunok na laway. Pero ako, ilagay mo ako kahit saan, kakausapin ko, mayaman, mahirap, bata, matanda, buntis ko ba, mingipin, wala, kakausapin ko yun. Nakapit yung energy ko eh. Bakit? Tamang pagkain, pahinga, all natural, tubig, exercise, at ano pa? Tawa ng tawa. Sabi mo sa katabi mo, tawa ng tawa lang. Alam mo, lahat ng tayo may problema. Ako kahit may problema ako, nagmamaneho ako, ha? Biglang pinaalala, tatawa ko. Mag-isa ko sa kotse, eh walang teacher kotse ko, tumatawa ako. May nakakita sa akin, Mark. May nakakita. Tinawagan ang misis ko. Sabi ni Sister Met, nakita ko si Pastor. Tumatawa mag-isa. May nangyayari ba? Ano nangyayari? Tinawagan ako ng misis ko. Hoy! Asan ka? Ako, ito sa C5. Bakit? Nakita ka ni Marie. Tumatawa ka doon mag-isa. Oh, kapag yung magaling, matakot ka pag umiiyak ako mag-isa. Kahit nag-aaway kami mga asawa, nakatawa ako eh. Kaya pigod na pigod siya. Ba't ako tinatawanan? Eh, nung gusto mo, umiyak ako habang nag-aaway tayo. Ang tawag doon, peak state, nakapit ka palagi.
Oh, ito pa maganda. Pag ang energy mo mataas, yung energy ng universe, bumubuti sa'yo. Yes! Sample, may nawawala ba kayong bagay? May nawawala kong bagay? Nakakawala? Sino mawala ilang bagay dito? Gamit? Yan, lahat tayo. Ako din, ganyan. So yung susi ng kotse, palagi. Bihis na ako, may lakad ako. Pagpunta ko sa lamesa, kung saan ko iniiwan, ha? Wala yung susi. Ang tendency natin, di ba ganito? Hoy, mama! Asay susi ko! Hoy, Jim, sino ko naman susi ko? Hoy, aso! Sino? Lahat, ang ingay, sabi sa kanya, kagahod. Kagahod mo dong! Sobrang ingay, kakayaw-yaw mo, ang susi nagtatago. Yung hinahanap mo, hindi mo makita. Kasi ang ingay mo eh. Subukan mo tumahimik. Ang sinasabi ko ganito, nung matutunan ko ito, sabi ko, wala dito. Baka dito. Wala? Ino ka salita. Sinasabi ko, makikita kita. I don't lose things. I find things. Ah, subukan mo. Makikita kita, susi. Relax muna ako. Relax muna. Hindi ko manahanapin. Inumuna ako ng orange juice. Tapos, makikita ko yan. Punta ko sa rep. Bukas ko ng rep. Oh, ilang ko pa mo. Lumalabas. Subukan nyo. Ha? Sino po naman ang med bayarin? Kinakabahan ka, nakulbahan ka, kapag malapit na yung duty. Taas ang kamay ng mga med bayarin. Yan. Ako, gusto ko ito. Ginagawa ko ito ng maramihan eh. Nangyayari. Pag med bayarin ko ako, Meral ko. Ang meral ko, 15 mil eh. Pag di ko na meral ko, Bin, di ba pagbukas ko, shhh! Hoy! Di ba? Yung ibang ingay, puto lang pagkakalang mahal na mga! Walang niya kayo! Tama hindi. Pagbukas ko na meral ko, Bin ko, shhh! Parang Miss Universe. And the winner is... Ah, 15 mil. Yung huli lang, 15 mil. Hindi ako nagkapatakot. Ang una ko sinasabi ito, handa na ba kayo? Yes! At nakita niyo yung bayarin mo, ang una mo sasabihin ganito, bayad ka na. Bayad ka na. Practice ka. Buksan mo yung bayarin mo. Shhh! Pag nakita mo, ano sabihin mo? Bayad ka na! Yan! Kaya ako magulat yung misis mo, mister mo. Sino ko kasi mo dyan? Ito, kailangan ko, Bill. Mayroon, siraan na ng ulo. Bayad ka na. Pag naiisip mo yung utang mo, bayad ka na. O, ito pa. May kailangan ng pera. This week lang, this week. Ang kailangan ko, 60,000 pesos. Okay, may pinapagawa ko yan. So, pinractice nyo yung tinuturo ko sa inyo. Sabi ko, 60,000 pesos, mapapasa akin ka. Nung isang araw yun. Pangalawang araw, in English ko naman. 60,000 pesos, you are mine. The next day, ganoon pa rin. Alala ko ulit, ibabayaran mo. 60,000 pesos, you will be paid. Ay, nung Webes, masaya-saya ako, tumatawa ako kasi birthday niya na spring. Sabi ko, Miyerkules, sabi ko kanya. Sabi ko, 60,000 pesos, come to Papa. Come to Papa. Sa maniwala kayo sa hindi, may nag-deposit sa isang bank account ko ng 59,000 pesos. Galing Amerika. Hindi ko inaasahan yun. Wala yun sa linya kung saan dadating yung 59,000, 60,000. 1,000 lang ang ulang. Para sa akin, 60,000 na yun. Are you listening? Yes! Nagyari ko, Miyerkules lamang. Kaya akala nyo, nakikipagbiruan ako sa inyo. Hindi. Peak energy brings about great results. Yes! Huwag kang papatakot. Pag meron kang babayaran, pag meron kang gustong gawin sa buhay, sabihin mo, magkakamalaking network ako. Mag-10,000 pesos per day ang income ko. Ito naman, na? Pag nakakarandom ka ng kahirapan, magalit ka, huwag ka natawa-tawa. Pangalawa araw na, tuyo pa rin breakfast mo. Huwag mo sabihin, tuyo pa rin. What? Naghihirap ka na. Baka galisin ka rin yung bukas. Sabihin mo, last na ito. Last na ito. Yan, ha? Sasarap ang breakfast ko. Yan. O, ano ba, natulog ka. Pag-isip mo na sa balig ka. Ha? Ang tigas ng balig mo. Mas may umbok pa. Yung chinelas pala sa ilalim ng balig. Ha? Magdeklara ka. Sabihin mo, malapit na maging kama ito. Malapit na maging kama ito. Ayun ba yung natutulog sa
kwarto nyo, ang init-init, natutulog ka, tulog pawis ko. Ah, sabihin mo, lalamig ito isang araw! Sabi nyo, isa, bakit nasa casket ka na ba nun? Hindi, magkaka-aircon ka. Magkaka-aircon ka, buong bahay ko kung aircon. Lumaki ako walang aircon eh. Kaya nanggigil ako lahat, pati toilet, gusto ko pa aircon-an. Ang sarap pala, pag nakaangat ka sa buhay, bakit? Dineklara mo eh. Dadating yan sa peak ng energy mo, hindi sa baba. Palakpakan mo. Number four, isa ko lang, your decisiveness. Kayo ba'y decisive? Yeah, ibig sabihin, people respect leaders who can make decisions. Tandaan niyo po, sa ating pag-network, sa pagpapalaki ng grupo, gagawa ka ng maliliit na desisyon at malalaking desisyon. Pero kinakailangan matutunan mo paano gumawa ng desisyon. Dapat ang decision-making process mo, klaro, kaya mo mag-design. Ha? Sample, ang isang desisyon daw na tama, pag ginawa mo ng maling oras, namamali. Alright? At a right decision done in a wrong time becomes a wrong decision. Sabi kong galing nyo na. Kasi takot kang mag-decide. Sample, nagdinegosyo ka na sa isi. Alam mo na yung future mo. Ginaganahan ka na. E may boyfriend ka. Pinapatigil ka ngayon. Yan. Anong decision gagawin mo? Boyfriend ko? O itong future ko para sa pamilya ko? Yan. Sabi ng isa, oh, inag-iisipan pa ba yan? Desisyonan mo na yan! Galit na galit, oh. Sige na, i-text mo na, i-text mo na! At mga bata, mga kabataan, makinig po kayo. Ang sarap ng buhay ninyo kasi hindi pa kayo kinakasal, hindi pa kayo... Napakahalaga po na huwag kayong mamali ng mapapangasawa. At yan po na paghahandaan. O makinig, kung may girlfriend kayo o boyfriend, ayaw sa negosyo nyo, ispritan nyo na! Ispritan nyo na, maniwala kayo. Sinasayang yung oras nyo. Huwag nyo sayangin, seriously, huwag nyo sayangin yung oras nyo. Kaya kung ikaw, 20s, 20s, hindi mo pa kailangan ng boyfriend o girlfriend. Magpayaman ka muna. Get yourself mature enough to handle a good relationship. Pagkalaga at binata ka hanggang 20s. Sa babae kasi 25, marrying age na yan. By the way, nagkakasal po ako. I'm an authorized minister to solemnize marriages sa buong Pilipinas. Ha? Si Benji Paras, ako lang kasal doon. Si Precious Lara Kidaman, tsaka si Margo Alcaraz. YouTube no, kasi hindi ba? Hindi kayo naman naka-YouTube ka. Ha? At nakakatuwa kasi, yung mga kinakasal ko, may kinasal ako nung araw, anak ni Juan Ponce Arile. Si Katrina, garden wedding. Ha? Rajo Laurel wedding. Randy Ortiz wedding. Dalawa lang ang ninong. President Joseph Estrada. President, sitting president siya. Ang ninang, ex-first lady, Imelda Marcos. Hindi nga po. Pagtapos, tatayo siyempre yung nagkasal. Pirma, marriage plan. Tapos si President. Presidente, kaharap ko. Mr. President, your signature please. Sponsor. Kinamayan mo. Presidente, ang bigote. Sabi niya, good job, Pastor. Thank you, sir. Madam Imelda, signature here. Saan? Dito po. Oh, good wedding, Pastor. Thank you, ma'am. Can I shake your hand? Sure. Pagkamay. Ayaw kong bitawan. Sabi niya, what are you doing, Pastor? Eh, yung sisig niyo po, gusto kong kunin. Ang laki ng sabahan. Imelda Marcos. Ha? Bakit po? Marunong mag-design. Pag marunong kang mag-design sa buhay, ang sarap yata ikasal sa tamang tao. Diba? Tandaan nyo, ang sarap magkaroon ng dream wedding pag dream person ang kaharap mo. Ayan, ha? So, mga bata, huwag muna nang madali. Ang sarap maging mayaman muna. Ang daling hanapin yan, darating yan. Ang maganda, marunong kang mag-design. Right? Number five, your fairness. Dapat ikay, people respond to fairness. Sa pamumrospect, huwag ka nagre-record na magaganda lang, sexy lang,
o gwapo lang. Aba, kunin mo rin yung mababait. Alam nyo ba, anong tatid sa negosyo nito? Yung mga cute, yun ang matagal kumita. Pero yung mga, ano, gang-ho, ay, yung mga talagang, let's go! Ah, wala ka. Nakakatuwa. Bakit po? Kasi kung sa mga dalaga babae, makinig kayo ha, para sa inyo ito, kung hindi kayo kagandahan, huwag kayong matakot. Tanungin niya mo, bakit? Bakit? Una, ang beauty is in the eyes of the beholder. Walang nilalang na pangit ang Diyos. Kung sa tingin mo pangit ka, palagay mo lang yan. Kasi meron talagang magkaabuso sa mukhang-mukhang mo. Yung katawang mo niya, huwag ka naman pa sexy. Yung katawang niya, yung may bilbil ang hinahanap niya. Ayun na sila? May kinasalo ako. Teka, may oras na ba ako? Nag-i-enjoy ako. Nag-i-enjoy ako, i-enjoy ba kayo? Yung kinasal ko po, taga Norte, anak ng magsasaka. And at Facebook, ang naka-date, Canadian, British Canadian. Platinum ang buhok, blue eyes, ang guwapo. Nung pinakilala sa akin, wow, eto na. Sabi ko, where's the fiance? Oh, she's coming right now. Pagbabaho ng babae, eh napakasama ang tao talaga eh. Nung makita ko, hinusgahan ko agad. Sabi ko, anak ko, ako na naman dito. Alam nyo, talagang masensya na kayo ha, hindi ko kagandahan. Sa paningin ko, hindi ko talaga kagandahan. Nung magharap na po, sabi ko, nakli ka naman. Sabi niya, buti naman, hindi kayo pastor. Sabi ko, ano nalilipira ba niyata ito? Sabi ko, ano talagang walang tumama ba? Eto na! Nagkakasal ko na! Naku, nakatrahin di boda! All white! Si tatay, nanay, kuya, ate, mga galing sa sakahan, inuwing Maynila, nirentahan ng mga pangkasal, mga Amerikana na lang talaga si tatay. Nakagatay, nakakahingi ka mo sa suot mo, tay. Parang first time nyo nakapag-coat and dahil na. Si nanay naman, aba, ang kolorete, ano na yan, ganda-ganda mo na yan. Eto na, sabi ko, do you, Maria, take Jose to be your lawfully wedded husband, to love and to hold, for richer and for poorer till death do you part? Sabi ng babae, I know. Ang bilis. Pero hindi ko ba tingnan ng matagal eh. So sa lalaki natin eh, yung lalaki na, sabi ko, do you, Tom, take Maria to be your lawfully wedded wife? To love and to hold, for richer and for poorer, till death do you part? Di ba sasagot lang naman ng Tom? I do. Di ba? Hindi pa sumagot, sabi pa, tumayin muna sa mukha ng bride. Sabi ko, I do. Tayo yung talahin po ko sa mga. Tingnan nyo, mali ako doon, hindi ako fair. Kasi hinuhusgan ko ay hindi maganda, pero sa mukha ng lalaki, beauty queen ang napangasawa niya! Ang ganda-ganda, no? Are you listening? Oh, yeah! Are you learning? Oh, yeah! Pag magre-recruit, huwag mamimili ng itsura. Huwag mamimili ng social economic status. Wah! Ha? Socio-economic status. Iba energy dito. Ha? Ang mga payaman, nandito yata. Minsan yung walang pera, pero gagawa ng paraan, yan ang masarap kasama. Nung nagsisimula kami sa M-Global, yung direct downline ko kinakapatid ko. Sabi ko, Des, pasensya ka na. Pag kumita na ako, saka kita ililibre ha. Sige. Alam mo, kumakain kami sa Galeria. Hopya yung hopya, guys. Sabi ko, pare, haling kapatid sa iyo. Sa'yo tatlo, akin na pa. Hopya, guys. Eh, naka-recruit ako, left and right, kumita ako, ano eh, tuwan-tuwa ako. 1-5 pa nung araw eh, tuwan-tuwa ako. Sabi niya, kumita ka, pinsan, libre mo, nagagawin kita. Hindi ako po, kakain tayo ngayon.
nandun ako sa galeria. Sabi, Santay, sa Chinese daw. Dito. Chinese, Chinese. Binili ko, hope yung hapon. mas mahal naman yan kaysa sa hope yung dice. Sabi ko, sa pala yung peri, pagtimami na. O, ala, nung kumikita na ako, nagbabangga rin Nigeria ko, tsaka Philippines ko. O, ala. Crown Regency na agad. Diba? Dito ang nagparanyakin ng araw. Kukumit po ako. Sa bus. Magkasama kami dalawa ng kinakapatid. Sabi ko, Power! Nagpapawilan kami sa bus. O, oh, ay ngayon, salamat sa Panginoon. Kung nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Six, your communication system because your people expect it. Dapat klaro ang iyong instruction. Klaro ang iyong pinapagawa. Dapat araw-araw kinakausap mo downline mo. Sabi mo sa katabi mo, araw-arawin mo kasi. Wag naman kayo. Makakatapos na isang araw, hindi mo kinausap yung downline mo o yung team mo. Very important that you communicate correctly. Seven, your track record. Because people follow them. Ang track record ganito. Kumita ka na ba? Track record yun? Oo. Ano? 5,000 mong ililaw last week. Ikwento mo na ikwento yung track record mo. Sino po naka-recruit na ng isang deliver? Sa kamay? Okay. Ilang araw nyo ninamnam yung 5,000? Dapat at least 1 month? Kasi pag sinabi mo, kumita ako 5,000, no kailan? 2 months ako. Pamis na yon. Kung kahapon ka naka-recruit, dapat kayo maghapon. Lahat ng hindi pa member, lahat na makilala mo, kahit security guard sa bako, sabi mo, ano? Kumita ako 5,000. Track record yun eh. Ikwento mo na ikwento. Kahit ginagawa mo ni Spanong-Manong sandali, kumita ako 5,000. Ikwento mo, ikwento! Marami sa atin, kumita, naka-directed pa lang 5,000, walang kinuwentuhan. Sayang yung track record mo. Pag kumita ka ng 1-8, ha? Sakay ka sa tricycle, ha? Sa likod ka ng tricycle driver. Manong, 1-8! Sa bus, pagbayad mo, ho? 1-8! Bibili ka ng corn, whatever! Kahit saan ka, what? Ikwento mo na ikwento hanggang mapaus ka. Tama mo ba yan? Yeah. Track record. Susunod yan, magiging kotse na ang ikikwento mo. Yeah. Susunod yan, bahay na ang ikikwento mo. Susunod yan, biyahe na ang ikikwento mo. Nung nasa Africa ako, binabaliw ko sila, sabi ko, kasi umalis ako ng madaling araw sa Pilipinas. Umalis ako 1 a.m. Nag-breakfast ako sa Dahiya. Tapos lumipad ako 9 hours sa Dubai. Pag 9 hours sa Dubai, tanghalian na, nananghalian ako sa Dubai, sa airport. Ilang oras pa, lumipad ako 5 hours to Nairobi, Kenya. 5 hours. Eh, gabi na ako dumating sa Nairobi, nagtinan ako ng Kenya. Pagdating ko Uganda the next day, sabi ko, you know where I was yesterday? Sabi nila, where? Sabi ko, I had breakfast in Manila, lunch in Dubai, dinner in Kenya. Wow. Yaban! Ang tawag doon? Track record. Ginagaya nila ngayon yun. Diba? Gusto niyo bang magka-track record? Yes! Recruit ng recruit. Resulta ng resulta. Kahit maliit pa yung resulta, tingayan mo lang. Ingay ka, kwento ka ng kwento. Tama mo ba yan? Yes! Next, your persistence. People will internalize your persistence. Huwag kang gi-give up. Huwag na huwag kang kaliringgan na, eh ayaw naman talaga, iniimbit ako ang kulit. Ayaw. Dapat mas pakulit ka. Yes. Ha? Yung persistence mo, kinakailangan, talagang ano, nakakahawa. Ha? Hindi ka pwedeng isang attempt lang, ayaw mo na. Tandaan nyo po, numbers game. Yes. Sino pa mga 1 month pa lang dito? 1 month. Okay, good. Sa mga 1 month po, na nagtaas ng kamay, sa 10 inimbita mo, isang ayaw. Pero lagi may at isa. Yes. At yung isa na yun, wala pang pera. Huwag ka rin gigit up. Be persistent. Kaya na nito. Kaya na ito. Eh, wala nga akong pera. Sabi ako, kukuha pang pay-in. Ah, ganito. Mandukot ka kaya. masama yan. wala akong pwedeng isang mat. Yan. Wala akong pwedeng ibenta. Ganyan. Baka pwede magbenta tayo ng retail. Kikitain, ipunin natin. Gawa kayo ng paraan, paano? Ha? Benta mo muna yung chahe mo. Tumusin natin yan. Next month, pag kumita tayo. Basta anything na pwede mong legal na pagkakitaan, ituro mo. Huwag kayong mahiyang magsabi. No? Kaya lang yung tipong ibenta mo yung ano, wag ganun.
meron ka ba pwedeng ibenta na hindi mo na kailangan? Ganyan. Bibigyan mo siya ng option. Meron ka bang mahihiwa mga kamag-anak? Ha? Alam mo, humilang ka ng 18,000, halimbawa, 18. Yung produkto nun, tunog-tunog tayong grupo, benta natin. Mag-dispos, balik natin. Sa hirap mo mong tsahin mo. O mamaya, sumali pa yun. Tandaan niyo, pag may lumalapit sa akin nangungutang, tinatanong ko, ba't ka nangungutang? Sabi niya, pang start ang negosyo. Uy, gusto ko yan. Anong negosyo? Nagbibigay ako. Bakit? Kasi gusto ko umasenso din siya eh. Pero pag sinabi, ang kaya pa utang, para saan? Bak mo cellphone? Ayoko. Pero pag alam ko, pagkakitaan niya, for a good cause, bigay ako. Na ang persistence mo, tandaan mo, will always pay off, basta, tsaga-tsaga lang, at huwag kang gigim pa. Alright? Nine. Ito na. Sino pong gusto kumita ulit? Dismanta sa kamay. Yeah. Pag may tinanim, ay? Sino gusto maraming pera ulit? Tas kamay? Pag hindi ka nagtanim ng pera, hindi ka aani ng pera. Yan ang generosity sa buhay natin. People learn from you. Pag nakita nila si Upline generous, magiging generous din sila. Yung network mo, hindi magiging ganit ng mga tao. Puro givers. Magbibigay. Pag nagtanim ka ng 50 pesos sa tao, tandaan mo, hindi siya mababalik sa'yo. But God will bring it back to you a hundredfold. Oh, yeah. Ha? Pag nagbibigay ako sa tao, hindi ko niya sa akin, ibabalik ang tao sa akin yun. Pero ina-expect ko, ang Diyos ibabalik sa akin ito na sobra-sobra pa. Sa buhay ko po ng pag-network, subok na subok ko na yan. Huwag kayo makikipag-away sa pera. Huwag. Dalo, downline mo, kaaway mo. Huwag. Magpalugi ka na. Pera lang yan, downline. Business partner, pera lang yan. Sa iyo na yan. Ang tawag sa Tagalog, magpalugi. Sabi mo nga sa katabi mo, matutong magpalugi. Napakahirap, pero tandaan mo, tanim mo yan sa buhay. Makikilala ka, generous ito. Hindi ito matakaw sa pera. Mabigay ito. Maniwala kayo, Louis Gascon, apply na si Joseph Lim, nag-birthday, wala lang, ang binigay lang, 500,000 cash. Sabi niya, apply, birthday mo eh, hindi ko na alam, ano yung binigano ko sa'yo, dahil mo ng pera, dahil mo ng gamit. So eto, happy birthday, ibang crush. Alam sa, napakahirap gawin nun, pag hindi ka generous. Nagsimula si Louis, sa small generosity. At pag yung kalilimutan, pag may tinanim, marami. Pag maraming perang tinanim, marami. Yan. Ako, ang hobby ko ngayon, nagpapadala ko ng GCash. Sarap. Lahat na nagbi-birthday dito sa stop sa Global, basta birthday, may group chat kami. Send your GCash number to me. Wala. Ang sarap, di ba? Ang dahil mong pera sa GCash, ah, meron na naman. At meron pa. Ayoko maniiwan na GCash sa wallet ko, bago matapos ang araw, bato ng bato! Bakit? Bumabalik? Yeah! Ang lagi ko, it is better to give, pero mahirap mag-give ng walang pera. Kailan, magka-pera muna tayo. Ah, sino gusto mamigay? Nasa kamay! Yeah, napakasarap. Alam mo, galit na galit ako sa mga gamit ko sa bahay na hindi ko na nagagamit. Pag may gamit ako sa bahay na hindi ko nagagamit, isa lang sinasabi ng buhay sa akin, hindi na akin yun. Kaya araw-araw, pag umaalis ako, yung business ko nakabantay. May ano na naman ang mabibigay mo? Kasi may sabi, nanday ko nakaani siya, nakakakira, pinupukin mo sa patos. Nilalagay ko sa kotse ko. Mga polo ko, sweatshirt ko, pati mga basurero, pag doling, ano mga sa'yo ng paano nyo? Bibigyan ko mga Nike, Adidas, tumang-tuwa. No? Ang sarap mabigay, the joy of giving, ibang klase. At pag namibigay ako, hindi ako namibigay ng brief na wala ng gartel. Pag namibigay ako ng underwear, brand new. Oh. Pag namibigay ako ng sapatos, mga halim. Yung maaalala ka niya talaga. Nakakatuwa, minsan nga maneho ko, traffic. Ang liwanag-liwanag. I want to believe that's God talking to me. Sabi sa akin, oh, kumuha ka ng 1,000, ilagay mo sa envelope, bigay mo ito sa nagtatraffic. Kakakayo naman, sa gitna ng arawan. Kaya na, mahinit, kawawa. Ikaw, dahil mong pero sa kawawa. Kuha ka. So, tumampas ako. Pinarap siya malayo auto ko. Eksakto, nagpapalit siya. Break niya. Sabi ko, Brad, bakit sir? Ako. Pagsakay sa auto, kita ko sa rear view, sabi niya,
tumatawa siya. Siguro kailangan na yun. After how many days, nasa the same round ako sa Las Piñas, the same round, pakasimiro. Ako na sa pangalawa, may auto-tunan ko ako. Nabukaan ko siya. Traffic na traffic. Nakita niya siguro yung auto ko. Sabi niya, ay, umani lang ako. Yeah. Pag nagtanim ka, siguradong aani ka. Yeah. Okay, mga gusto-gusto rin ito. Basahin nyo nga. Glory! Hindi ito religion, ha? Yung pananampalataya mo sa Diyos. Because people are blessed by it. Ang sarap po, isang milyonaryong tao, babae o lalaki, ang laging sinasabi, kaya ako yumaman, pinayaman ako ng Diyos. Yeah. Napakasarap na maging godly and wealthy. Yes! I hate, what I hate with network marketing is this. Akala mo, ikaw may gawa niyan? Di ba yung masyadong focus sa material na bagay? Hindi. Ang daming magagandang bagay sa network marketing. Kumita tayo ng million-million, ang ganda ng pamilya ko, ang ganda ng mga anak ko, mga apo ko, bahay ko, eto ang charity favorite ko. Ang sarap, di ba? Yes! Huwag nung i-coconnect ang networking industry sa inuman, droga, kalokohan, mababae, panglalaki, pang-aso. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi binabagoy ng iba ang industriya natin. Ang ganda-ganda ng industriya ng networking. Napakamalinis ito. Tama mo ba yun? Ilan na po ang pinayuhan mo dito? Yumaman, hindi lang sa ating kumpanya, sa ibang kumpanya. Yumaman, kumita. Dating mahirap, kumita. O, pinarehab namin. Okay, mahirap ulit. Ako nagpipray sa mga sports card nung araw. Ngayon, bakit po? Walang pananampalataya eh. Sayang. Okay. Ano doon na eh? Bagsak ulit. Tama. Umagahin tayo sa kwentuhan. Mga kilala kong tao ito, tinulungan ko ito. Yung iba nakarecover, yung iba wala. Kulelat ulit. Kumita lang ng ilang bilyon, akala niya tuloy-tuloy na. Oh. Bokya ulit. Hindi ganyan ang gusto ng buhay sa atin. Ang sarap tumanda na bumubuti ka. Payaman ka ng payaman, pabuti ka ng pabuti. In this company, we don't want to create monsters. We want to create millionaires. Genuine millionaires. Mga lalaki, babae, magbabago ng lipunan. Hindi yung ang yabang, hindi yung materyoso, hindi yung party-party. Hindi mas mag-party ha, okay mag-party. Pero hindi pwedeng gabi-gabi. Okay. Ah, hindi pwedeng mag-hut-hut sa pang-jeprox. Ang mga matatanda, jeprox. Hindi pwede. Huwag mo sasamahan ng bisyo. Uubusin ka niyan. Nasa solera ko, may party akong pinag-pray. Pagbaba ko, may dalawang taga-party yung sumiri siya, pumasok. Eh, kilala ko yung isa. Hoy! Sabi ko, kumusta? Hoy, coach! Sabi ko, kumusta kayong dalawa? Leader ko. Oh, anak mo nyo rito, may meeting ka, hindi mo, maglalaro kami. Sabi ko, anak, wag, nagsisimula ka parang, wag. Hindi magandang laruan ito. Gumawa ka ng ibang diversion, wag, sugal. Uubusin pera mo rito. Alam mo, nakinig siya. Nagkita kami na ng Always Victus Launching. Nagkita kami na kapag, sabi bakit? Naalala niyo nung araw, nakita niyo kami yung leader ko. Oh, kumita ko yung leader ko yun. Kaya lang tumuloy-tuloy, nalulong sa casino, lugi ulit ngayon. Ako po, never went to casino to play. Negosyo lang. Napakasarap, kaya nagawa ko ulit ito. Naging seryoso ka tayo bigla, eh, no? Nakakatakot yumaman ng walang pananampalataya. Bakit? Pagyaman ng walang pananampalataya, mandadaya yan. Dadayain ka yan, kahit partner mo yan. Walang pananampalataya. No? Ang sarap maging mayaman, mabait. Mayaman, galante. Mayaman, ginagalang. Mayaman, mahal ng mga anak. Mayaman, pinagmamalaki ng asawa. Sabi ng isang leader dito, ako, dami kong chips. Lahat yan, ginalaw ko. Yung mga hindi gumagalaw, ginalaw ko. Sabi ko, galing mo talaga, bata. Ganyan din aso ko eh. Ay, ano lang ngayon? Ang yabang, lahat daw ginalaw niya. Pinagmamalaki ba yun? Walang pananampalataya. At pakialam ko kung kumikita ka ng 10 milyon araw-araw o ban-ban. Kung wala ka pananampalataya,
what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yes. Si Bill Gates nagbigay, nabataan niya kahapon, over $10 billion binigay niya. At ayaw na niya, pinapatanggal niya ang pangalan niya sa list of wealthiest men in the world. Bakit? Wala siyang panahon sa yabangan. Gusto niya matapos ang Ukraine war, gusto niya masupo ang cancer, gusto niya masupo ang COVID-19. Lahat ng pera niya, hindi niya. Now, don't get me wrong. Gusto kong makita kayo na Mercedes-Benz. Yeah! Apply nyo. Kasi pag matuturo ako ng skills na iba sa apply nyo, baka malito kayo. Pero itong skills na ito, dapat madaling kopyahin. Pag mahirap kang kopyahin, yung skills mo, ay mahirap yan. Sabi sa akin ni Elias Mohuzi, Papa, papatawag ka sa akin, Papa, I love your training. I am highly motivated. You're good, Papa. Sabi ko, thank you. Sabi niya, but you're not duplicable. Sabi ko, niloro ako ba ako nito? Pero sincere siya. Sinasabi niya, Papa, in our business in Africa, the simpler, the better. Your training is for special cases. In network marketing, no? The simpler, the better. Pinakasimple, mas mahinam. Pag highly technical, ang hirap, kopyahin. Kaya ito ang skills, tandaan niyo, simple lang. Pag-present, Tagalog. Anong script mo pag-recruit? Tagalog. Alright? Kasi minsan, pag pinahihirap mo, pag namopya ka lang sa libro sa Amerika, kay Eric Warren na libro, American ang konteksto. Dapat Filipino context. Kung sino yung kausap mo, dapat basa mo siya. Matuto ka magbasa ng tao. At ano ko sasabihin? Ano mga bagay ang maintindihan yan? Hindi niya maintindihan. Skills po yun. Yes. Are you learning? Yes. May mga bagay, tinanong ka, anong business yan? Ito na. Networking po, payaman, power. Hindi pwede. Dapat skilled ka to explain anong negosyo mo. Nasa wholesale distribution po ako. Direct selling ng food supplement from America. Tapos! Di ba? Marami ito, hindi niya naiintindihan. Pero sinagot ko siya. Na? Wholesale po ako, mami. Wholesale. Eh, ang ganda ng kita. Kailangan sa pandemya. Tapos na. Wala kang binanggit na networking. Wala kang binanggit na rekrutan. Ang sinabi mo, wholesale distribution ng food supplement na kailangan sa ating pandemya. Yan. So skills po, sa karamihan ng skills sa pag-aaralan ninyo, ang pinakamahalaga ay paano ay paliliwanag ng maikli ano yung industriya o negosyo ginagawa mo. Alright? And lastly, become a financially literate leader. Ay, I love this. Tapos na po ako. Sabi ko kanina, ang daming umaman sa Inglobal. Hanggang ngayon pa naman eh. Alam nyo, kailan ang Millionaire's Club? Ay, dami! Dami! Pero ang sarap i-gather dito, no? lahat ng message ng Millionaire's Club, ang sarap i-gather dito. Na si Doken, Sir John, sabay tatanungin isa-isa, oh. May isang million ka ba sa bangko? O may investment ka ba worth 1 million? Pupustahan ko kayo. Nakikipagpustahan ako. Ang laking porsyento ng Millionaire's Club member natin, walang milyon na nasave. Whether investment or cash in the bank. Alam niyo bang napakahalaga ng investment? Alam niyo bang napakaganda ng maging financial literate? Kasi lumaki din ako, wala naman nagturo sa akin paano magtipid, paano mag-invest, paano mag-negosyo. Wala. Ang alam ko lang, trabaho, sweldo, gastos. Antay ng sweldo ulit, gastos. Matanda na ako nung tinuruan ako ng isang businessman. Sabi niya, Pastor, hindi. Pag ang kinita mo 10,000, yung 20,000 ay yung 2,000 itabi mo. Mabuhay ka sa 8,000. Pagtsagaan mo yun. Huwag mong gagalaw yung 2,000. So, abot mo, may 2,000 ng 2,000 ka. Para pang-invest mo sa negosyo, para makawala ka dyan. Alam niyo po sa A-Global, saludo ko sa mamang ito. Mike McRohan. Kapag natin. Nakilala niyo si Mike. Binata pa ho. Payat-payat. Ngayon po, tingnan niyo, nakakatuwa.
Narinig niyo ba testimony nito? Yes. Grabe testimony niya. Bago na ulila sa ama, stepdad, tumumas ng Cavite, nag-network na recruit ito. Quietly, tinrabaho yung left, right, SM employee, magkano lang sweldo kaprap mo? Akalain niyo ngayon, tinrabaho niya. Sabi niya, girlfriend niya, bigyan mo ako 5 taon para makapatay ng bahay, kotse, savings, lahat. Tapos makakasalan kita. Nangyari. Pag-iis, pinakasalan niya. And branding ready. Tapos sabi niya, asawa, ngayon may pera na tayo, that's in global, bahay, kotse, savings, lahat. Ngayon naman, itong susunod na 5 taon, gagawa tayo ng batalan. Ayun. Tatlo. Ang galing talaga eh. Alam niyo ba yung tatlong batang yan? May mga bank accounts na yan. In the millions. Yung panganay nila, bayad na yung college plan sa Ateneo. Ganun kagaling si Mike sa pera. Si Mike, pagkasama ko sa biyahe, sa gumastos, sa ribaya, sasabihin niya, oh, pastor, ito yung utang mo sa akin, ha? Ito yung babayaran mo. Pag binayaran ko, pastor, yung Benchico mo, supreme. Pati Benchico, siya soli niya. At sinusulat na lahat ng gastos niya. Kayo ba, ganun din pareho mo, ang dahil pera, pag uwi ng bahay, kamot na kamot, saan po tayo ng 1,000 ko? Kasi hindi tayo financially literate. Si Mike, ang galing. Ang accountant to, ang record niyan, CPA yan eh. Ang record ng cash flow niya. Alam niyo ba yung kanyang bahay? Kumikita. Yung kanyang condominium, kumikita. Yung lupain niya, kumikita. At grabe yung charitable heart niya. May mga scholar yan na pagtapos sila ng kolehiyo, quietly, walang nakakalam. All expense paid, board and matching, tuition, allowance, sabi ko. Ganun kaya, wala itong sports car. Legit ang mga sasakyan niya, walang pangyabang. Kasi sa kanya, ang pangyabang niya, pamilya niya. Mga kasama, kung nangyari kay Mike Macroon, ang dalangin ko, mangyari din lahat sa inyo. I speak and declare, lahat na nandito kayo, yayaman in Jesus' name. Lahat na nandito kayo, hindi magkakasakit in Jesus' name. Makikita ninyo ang left and right nyo in the lives of Joseph Lim. In the lives of Mylene Evdane. Lahat kayo magkaka-left and right at magiging mayaman, mahusay, ng